Hello, kamusta na tayong lahat? Ang nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa ma-practice yung patience ko. Halimbawa, pag maghanap tayo ng parking space, no? Magpipray ako, Lord, bigyan mo ko ng, space para makapag-park ng sasakyan. Dinidig na Jesus Christ yon. Kaya, napapractice yung patience ko and at the same time, dinidinig ni Jesus yung panalangin ko. Kung mananalangin tayo, kahit tahimik lang, ano? Hindi naman na kailangang malakas ang boses. Basta, nasa puso natin yung pagpipray natin. Kaya kahit tahimik lang, yung pagpapasalamat natin, magpupuri sa Kanya. Basta yung nasa puso natin ang gagaling. So, last time, no? Puro Luke ang binasa natin. So, ngayon, Matthew naman ang babasahin natin. So, tignan mo natin yung Matthew chapter 18, kasi ngayon babasahin natin this month, Matthew chapter 19. So yung Matthew chapter 18, i-recap natin. Dapat maging parang mga bata tayo. Maging humble tayo. Kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Sa Kanya nila natin, ibigay ang ating trust. Kasi yung mga little children, ganun sila mag-trust. They trust fully to their parents, sa mga nag-aalaga sa kanila, nagtatrust sila, no? Ng buong puso. Ganun din dapat tayo sa ating tatay at kay Jesus Christ. Para makapasok tayo sa Kingdom of Heaven. At saka kung sino man ang makakapag-cause na magkasala, ang little ones, ang basa dito, ano nakalagay dito, little ones. Yung little ones dito, pwede rin mga bata at pwede rin yung mga Christian na hindi pa sila matured. Na nakakalungkot isipin na may mga tao na sila ang nagiging cause ng pagkakasala ng mga bata o ng mga Christian na hindi pa matured. Malaki ang responsibility natin sa ating kapwa-tao. So dahil alam natin, dahil matured Christian na tayo, alam na natin kung paano na tayo makikitungo sa mga baguhan pa lang na followers of Christ at sa mga little children. Tuturuan natin sila ng tama. Hindi natin sila ililigaw. Hindi natin sila pasisinungalingan. At si Almighty Father, hinahanap niya ang kanyang mga sheep. Pag isa man ang mawala sa kanyang mga sheep, hinahanap niya yon. Kaya tayo, lahat tayo, di ba naligaw? Kayo ba hindi pa kayo naligaw? Ako, inaamin ko, naligaw ako. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil nahanap niya ako, hinahanap niya ako. Dahil sa kanyang pagmamahal din sa atin. Gusto niya tayong alagaan, i-keep sa kanyang arms, maging safe tayo. At kung meron mga sa congregation niyo or sa mga
church ninyo na nagkakasala, pagsasabihan natin yung mga brothers and sisters natin sa kanilang mga kasalanan. Hindi natin sila, hindi tayo magiging enabler, no? Yung alam natin nagkakasala yung ating brothers and sisters, pero hindi natin sila pinagsasabihan. Enabler ibig sabihin nun, ang tawag sa mga ganon. Dapat pagsasabihan, hindi, isipin hindi, nakakaya kay brother eh. Baka sabihin niya, mas masama rin ako. Hindi, pagsasabihan mo, syempre, no? Kung ano ang nakikita mong mali. Dahil gusto ni Almighty Father, maayos ang kanyang church. Maayos tayo. Maging perfect tayo. At saka, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. So, hindi lang to kay Peter sinabi, kundi sa atin lahat. Dahil tayo ay followers of Christ, hindi lang si Peter to, tayong lahat to. Si Peter lang ang nakikita niya Jesus Christ. Dahil si Peter, parang tayo. Di ba minsan tayo nasasalita tayo ng pabigla-bigla na hindi tayo nag-iisip? Ang ganun din si Peter. Di ba? Kaya ang ginagawa ni Jesus Christ ay ginaguide niya si Peter. Siya kasi yung pinakamatanda sa mga apostles. Kahit siya yung pinakamatanda, siya yung parang ano no, isip bata. At siya lang ang nag-iisang may asawa. Si Peter. Kaya sinasabi dito na kung ano man ang ibabind natin sa earth ay ganon din sa heaven mangyayari, ibabound din sa heaven, at kung ano man ang ilulus natin on earth ay ganon din ang mangyayari sa heaven. It will be loosed in heaven also. Ano ba ang mga to na pwedeng i-bind on earth? Yung laws of the land, pwedeng tayo, no? Na pag yung law, kung ano man ang gawing sa law ng government, susundin natin. At tinatanggap yon in heaven. Except na lang, merong mga law na ginagawa ang mga tao na hindi katanggap-tanggap kay Almighty Father. Ano yon? Yung sa ibang bansa, no? Merong same-sex marriage. May law na ganun sa ibang bansa. Hindi niya tanggap ni Almighty Father yun. Kasi, una pa lang, nakalagay na yun sa Old Testament. Sa Old Covenant, nakalagay na yun na hindi pwede ang same sex. Si Almighty Father nagsabi noon, hindi ako, magbasa tayo ng Bible. Huwag kayong magagalit sa akin. At kung may magalit man, nagbabasa ako ng Bible, binabasa ako kayo ng Bible. At ito yun, at yun ang nakalagay sa Bible. Kung hindi nakalagay yun sa Bible, di sige kayo, sige gusto niyo yun eh. Pero kung nakalagay sa Bible, kung pinag-utos ni Almighty Father na hindi pwede, hindi pwede. Alam naman natin yun, di ba? Yung sexual perversion. Yung homosexual offenders.
Kasi yung mga same sex, ang gusto lang talaga ng naman talaga nila is to satisfy the flesh. Yun lang yan, yung gusto nila. Meron ba kayong nakikita na they practice ano? Chastity? Meron ba kayo nakikita ng ganon? Wala, di ba? Hindi naman sila nagre-refrain from sexual activity. Kaya yun yung focus nila. At the same time, kinugulo sila ng devil. Iniiba ang kanilang utak. Tinatanggal sa katotohanan. At dito, binanggit din dito yung a parable of the unmerciful servant or the unforgiving servant. So tayo, dapat papatawarin natin ang mga tao. Ang kahit gaano kadami. Dahil tayo, pinapatawad tayo ni Almighty Father kahit madami tayong kasalanan. So yung mga gender identity crisis, tinatanggap din ni Almighty Father yun. Basta hingi tayo ng tawad kay Almighty Father at refrain from doing sexual activity that will make you sin. So dito tayo sa Matthew chapter 19. When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of the Jordan. Umalis ng Galilee si Jesus after niyang mag salita ng or mag kwento ng parable ng unmerciful servant. At nagpunta siya sa region ng Judea. Yung Galilee, sa taas yun, ano? After ng yung Galilee, nasa taas. Kung titingnan niyo yung mapa. Kung titingnan niyo yung mapa, yung Galilee, nasa taas ng Israel. Tapos sa gitna ang Samaritan. Tapos ang ibaba ng Samaritan or Samaria is Judea. Ngayon, kung titingnan niyo yung sa right side, nandun yung Jordan River. Yung Jordan sa ngayon, Jordan ang tawag, di ba? Pero dati, ang tawag doon ay yung lupa ng mga Moabites and Ammonites. So yung lahi ni Lot, yun ang mga Jordanians. Doon sila nakatira ngayon. So lahi sila ni Lot. Na yung lahi ni Lot ay galing sa dahil nilasing siya ng kanyang dalawang anak. Kaya ang anak at kaya ang naging anak niya yung Ammonites saka Moabites sa panganay yung Moabites dun sa pangalawang anak niya ang naging anak niya ay mga Ammonites ang tawag kasi nilasing siya ng kanyang mga anak dahil yung time na yun, walang waging asawa yung kanyang mga anak so ganun
yung mga babae, kaya nga yung laki mga babae ang may problema. Gumagawa ng remedyo. Mali naman ang ginagawang remedyo. Pero kahit mali ang ginagawang remedyo, hinahayaan na lang ni Almighty Father. Kahit mali ang remedyong ginawa. Kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Kaya hindi rin dapat i-judge yung mga tao. Yung mga same-sex, ang gusto na same-sex, no? Hindi ko gina-judge yun. Ha? Yun ang nakalagay sa Bible kasi. Si Jesus hindi siya bumaba para i-judge tayo, kundi para mapalapit tayo kay Almighty Father. Lahat tayo tinatawag ni Jesus Christ para talikdan natin or umalis tayo sa kasalanan. Lahat tayo. Large crowds followed him and he healed them there. Sabi ni na dito sa Matthew chapter 19 verse 2. Maraming mga tao ang sumusunod kay Jesus Christ at pinagaling siya sila ni Jesus Christ dun sa other side of the Jordan. Some Pharisees came to him to test him. So, lumapit na naman ang mga Pharisees. Nakabantay kay Jesus. Hindi sila mapakali pag nandun si Jesus. They ask him, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Ang tanong ng mga Pharisees or ng mga Parish in Aramaic. Parish ang name ng Pharisees, no, in Aramaic. Nasa batas ba na pwedeng i-divorce ng isang lalaki ang kanyang asawang babae? Kung ano man ang maging rason? Verse 4, haven't you read? Sabi ni Jesus, he replied, that at the beginning, the Creator made them male and female. Genesis chapter 1, verse 27. So si Jesus na nagsabi, male and female lang ang ginawa ni Almighty Father. So umpisa, male and female lang. Wala nang ibang gender. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So, man and woman, no? A man will leave his mother and father. Ibig sabihin, pag nag-asawa na yung isang lalaki, iiwan na niya yung kanyang mga magulang. At sasama na siya sa kanyang asawa na babae. At silang dalawa ngayon ay magiging isa na. So mali yung sinasabi no na pag nag-asawa ka makaka-gain ako ng anak. Hindi. hindi ka makaka-gain ng anak. Manlulus mo na nga yung anak mo kasi mag-aasawa na yung anak mo. Iiwan nga yung magulang eh. So paano mo nasabi? Hindi, pang ano lang 'yon, pang bola lang sa atin 'yon para hindi sumama ang loob natin pag nag-asawa yung mga anak natin, no? Para hindi tayo sumama ang loob, sasabihin din makaka-gain ka ng anak. Hindi to 'yon. Malulus mo nga yung anak mo kasi nakalagay dito, no? Iiwan ang nanay at tatay para makisama sa kanyang asawa. Kaya dapat hindi nakikialam ang mga in-laws. Sa mga mag-asawa. At dapat ihiwalay talaga ng bahay. Kasi pagkasama sa bahay, hindi may iwasan na may mapuna na mali. Or mapuna sa mga gawa, no? Kaya hindi totoo na makakagain ka ng son or makakagain ka ng daughter. Hindi totoo yun. Malulus mo yung anak mo. Kasi nga, ililive yung mother and father.
So they are no longer two but one flesh. Kaya hindi na sila dalawang tao, kundi iisa na sila. Therefore, what God has joined together, let no one separate. So sabi dito, kung maging isa na ang dalawang tao, naging mag-asawa na, kung ano man ang pinagbuklod ni God, walang makakapaghiwalay sa kanila. Andito na tayo naman. Paano kung magiging cause ng patayan? Si Almighty Father ang makakapaghiwalay lang sa kanila. Hindi sila pwedeng paghiwalayin ng tao, pero pwede silang paghiwalayin ni Almighty Father. Si Almighty Father lang nakakagawa nun, hindi ang tao. Si Almighty Father ang gagawa ng way para i-save niya yung tao from the other person. Ganun kabait si Almighty Father. Hindi niya hahayaan yung anak niya na mapahamak. Hindi niya hahayaan mapunta sa impyerno ang anak niya. Kung tumatawag ang anak niya sa kanyang tatay, hindi ni Almighty Father pababayaan niya. Ano nang ang gagawin? Be still. Be still. Wala kang gagawin. Just be still. Antayin mo. Nagpe-pray ka, aantayin mo ngayon. Lord, nasasaktan ako. Lord, hindi ko alam anong nangyayari. Magpupunta ako sa impyerno, Lord. Magkakasala ako, Lord. Gusto ko sa'yo. Ikaw ang gumawa ng paraan, Almighty Father, para mapalapit ako sa'yo, para maibalik ako sa'yo. Si God ang gagawa ng way. Kaya, huwag tayong mag-aalala. I know the feeling. I've been there. Ipapasalamat ako kay Almighty Father sa lahat. Pagmamahal niya, pag-iingat niya, wala akong ginawa. Si Almighty Father ang gumawa ng way. And I'll be forever grateful and thankful to the Almighty Father. So verse 7, why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Ngayon, sa Old Testament, meron divorce. Inallow ni Almighty Father ang divorce, no? Sa Old Testament, na yung lalaki, pwede siyang mag-file ang divorce kung may problema siya sa kanyang asawang babae. Nakalagay sa Deuteronomy chapter 24, verse 1 to 4. Inallow ni Almighty Father. If a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house. Pwede niyang paalisin yung babae kung he finds something indecent about her. Pwede niyang paalisin. Pwede niyang hiwalayan. So, nasa Bible ang divorce. So, kung meron kayo na nag-asawa kayo, tapos yung asawa ninyo nagpatol sa ibang lalaki, yung babae, pumatol sa ibang lalaki, at alam nyo na pumatol sa ibang lalaki, pwede nyo siyang i-divorce. Nasa Bible yun. Baka sabihin, hindi, baka humabol yung ano, yung babae. Pumatol na siya sa ibang lalaki, no? Paano pa habol yun? Eh, siya na yung gumawa ng way para hiwalayan siya. Yun ang ibig sabihin.
Yung babae na ang gumawa ng way para mahiwalay siya eh. So, sa ngayon, wala nang habol yon. Dito sa Bible, wala nang habol, ha? Yung babae, kasi gumawa na siya ng indecent. Umata na siya sa ibang lalaki. So verse 8, Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. Inalaw kayo ni Moses para hiwalayan ang inyong asawa kasi yung puso ninyo matitigas, calloused heart. But it was not this way from the beginning. Pero hindi yun ang dapat na mangyari sa nung umpisa, hindi yun ang dapat na mangyari na magkaroon ng divorce. Pero inalaw yun ni Almighty Father, nakalagay sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 to 4, na nakalagay sa Mosaic Law. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. So, sabi ni Jesus dito, ang isang lalaki pwede niyang i-divorce ang kanyang babae, ang asawa niyang babae, pag nakakommit ng sexual immorality. Yun ang nakalagay sa Bible. Currently, ang ulitin ko na naman, nabanggit ko na dati, ang wala lang divorce na country is Philippines and Vatican City. Yung Vatican City, wala silang divorce. Pero buong mundo meron ng divorce except Philippines and Vatican City. Ang tao sa Vatican City, hulaan nyo kung ilan? 1,000 people. Ngayon, bakit sa Philippines hindi inaalaw ang divorce? Kasi we take pride in being the only Christian nation in Southeast Asia or in the whole of Asia. It's hypocrisy. And at the same time, hindi inaalaw ng mga politicians na magpass sila ng bill ng divorce. Kasi yung mga politicians mismo, mga babaero sila. Okay? So, kasi pag naging law ang divorce, mangunguna ngayon yung kanilang mga asawa na i-divorce sila dahil sila ay mga babaero. At yung divorce na yun, mahahati ngayon ng kanilang mga property. Ayaw nila, swapang. Kaya hindi nila ipapas ang divorce law. Ang gusto lang nila ay mambabae ng mambabae. Palipat-lipat ng babae. Pabata ng pabata. Ganon ka hipokrito ang society natin. Ang makakapagpasa lang ng divorce law ay isang babae. Kung meron gumawa ng law. Babae. Kasi pag lalaki, hindi niya gusto eh. Dahil babaero siya eh. Naintindihan ba ninyo ang gusto kong sabihin? At saka sa Vatican City, 1,000 lang sila. Magdi-divorce pa ba sila? 1,000 na lang sila na tao doon. At kung gusto man nila mag-divorce, pupunta ngayon sila sa Italy. May divorce sa Italy. Kasi yung Vatican, nandun lang siya sa Italy. Gitna ng Italy. Basta sakop siya ng Italy. Pero may sarili siyang country. Ang tawag sa kanya ay Vatican City. So verse 10, the disciples said to him, if this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry. Sabi ng mga disciples ni Jesus sa kanya, mas mabuti pa pala na hindi mag-asawa kung ganyan lang ang sitwasyon. Kaya malalaman natin ngayon na yung mga apostles hindi nag-asawa. No? Ang may asawa lang ay si Peter. Si Paul, wala rin siyang asawa. Si Stephen, wala rin. Huh? Yung maglilingkod kay Jesus Christ nung time na to, nung hindi pa nakapag...
nung hindi pa, nung wala silang asawa tapos nakilala nila si Jesus Christ, hindi na sila nag-asawa dahil finocus nila ang kanilang attention, time, and love for the Almighty Father and Jesus Christ. Nakafocus sila sa gawain ni Almighty Father. Pero hindi masama ang mag-asawa. Inaalaw ang mag-asawa, no? Hindi masama. No? Ituloy natin verse 11. Jesus replied, "Not everyone can accept this word." Sabi ni Jesus na hindi mag-aasawa ang mga tao. "But only those to whom it has been given." Kung sino lang ang binigyan ng self-control. Okay? Na kung sino man ang kaya ng self-control na hindi mag-asawa, yun ang hindi mag-aasawa. Sabi ni Jesus, kasi hindi lahat ng tao ay hindi kaya ang hindi mag-asawa. So verse 12, "For there are eunuchs who were born that way." Yung mga eunuchs, wala silang ano, no? Itong eunuchs who were born that way, na pinanganak na eunuch sila, may lalaki sila, no? Eunuch sila, lalaki sila, meron silang meron silang kumpletong parte ng kanilang katawan, ang eunuch. Pero yung eunuch na pinanganak na eunuch, yung kanilang testicles hindi bumaba, hindi nag-descend. Naintindihan niyo? May mga eunuch na hindi yung mga eunuch na pinanganak na eunuch, yung kanilang testicles nasa tiyan lang or nasa singit, hindi bumaba sa scrotum. Science to, no? Kaya pwede ako magsalita. Ina-explain ko to. Kailangan ko mag... Kasi baka sabi nyo, ay bastos. Hindi. Pag English, hindi naman. Di ba? Pag nababasa tayo, hindi naman sinesensor. So, hindi nag-descend yung kanilang scrotum. Yung pinanganak na eunuch. Ang hindi sila ano, meron silang impotent sila yung ipinanganak na eunuch, kasi nga yung kanilang testicles hindi bumaba sa scrotum, kaya meron silang problem with rectal dysfunction. "And there are eunuchs who have been made eunuchs by others." Meron namang eunuchs na ginawang eunuchs ng ibang mga tao. Yun naman yung inoperahan or nagsaserve sila sa king, tapos yung mga eunuchs ay nagbabantay sila ng mga babae ng king. Kaya kailangan maging eunuch sila. Kasi ang binabantayan lang yung harem ng mga harem ng king or mga asa-asawa or concubines ng mga king. Kaya kailangan maging eunuch sila. Tinatanggalan sila ng testicles. At pag tinanggalan ng testicles, wala na rin yung magiging impotent na rin sila. "And there are those who choose to live like eunuchs." At meron namang namimili o pumupili na mamuhay bilang eunuch for the sake of the kingdom of God. "The one who can accept this should accept it." Kung sino man makakatanggap nito, ay dapat tanggapin ito. So, tatlong klase, no? Eunuch, na pinanganak ng eunuch siya. Yung pangalawa, ginawa siyang eunuch na nagtatrabaho siya sa king at nagbabantay siya ng mga asawa or harem ng king. At meron naman na kahit na kompleto siya, wala sa kanyang problema, pero na namumuhay siya bilang isang eunuch. Kung sino man ang makakatanggap nun, ay dapat tanggapin yun. Sabi ni Jesus Christ. So, yung mga apostles, nabuhay sila bilang isang eunuch. Except Peter. Si John, wala rin asawa. Si James, wala rin asawa. Kasi, they chose to
give their time and love for the Almighty Father. Kasi pag mag-aasawa ka, marami kang iisipin, yung anak mo, yung pamilya mo, paano mapapakainin. Ngayon, para nakafocus yung mga apostles kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father, hindi na sila nag-asawa. Then, people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them, but the disciples rebuked them. So may mga bata no, na lumalapit, pinapalapit kay Jesus Christ para i-bless ni Jesus Christ. Pinapaalis ng mga disciples kasi mga bata, wala pang alam. Pero ang sabi ni Jesus, Jesus said, let little children come to me and do not hinder them. Huwag niyong pigilan yung mga bata na lumapit sa akin. Hayaan niyo silang lumapit, huwag pigilan. For the kingdom of heaven belongs to such as these. Kasi ang kaharian ng Diyos ay para sa mga little children. Ano ba ang katangian ng mga little children? Humble sila. Very trusting sila and very honest. When he had placed his hands on them, he went on from there. He laid his hands on the kids. Pinag-pray niya, bless niya ni Jesus Christ. Hindi niya binatuka. May nakita ko sa internet, no? Leader ng isang religious organization. Binabatukan niya mga bata. Ba't niya nun? Yun daw ang form of blessing na gawa niya. Ang pagbabatok sa mga bata. Hindi tama yun. Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Mayroon isang lalaki na lumapit kay Jesus, sabi niya, Teacher, Rabbi, ano bang gagawin ko para magkaroon ako ng eternal life? Why do you ask me about what is good? Bakit mo tinatanong sa akin kung ano ang mabuti? Jesus replied, There is only one who is good. Binabanggit ni Jesus Christ na only one who is good is the Almighty Father. Si Almighty Father lang ang good. Kasi lahat tayo, hindi tayo good. No? Masama tayo, makasalanan tayo. Ang good lang ay si Almighty Father. Siya lang ang mabuti. Tayo, hindi tayo mabuti. Minsan nagtataka ako na pag may mga taong, may mga kamag-anak kayo umalis na sa mundo na to. Nagsasabi yung mga sa eulogy ba? Yan may ano tawag doon? Eulogy ba yun? Eulogy ba ang tawag doon? Yung pag ano na yung tao? Yung pinapaalaman yun na dahil nga ililibing na siya o ikikremate na siya. Sinasabi ng mga tao na ano, he's a good person. Hindi ako naniniwala ganun. Pag may mga nagsasabi ng gano'n, pag, alam ba, namatay yung tao, na, tapos sasabihin ng, may mga magsasalita kasi, ng huling salita nila tungkol sa tao na yun na namatay, sabi na, napakabuti niyang tao, napakabait niyang tao, matulungin siya, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kasi lahat ng tao masama eh. Tsaka minsan naisip ko noon, nung namatay ito, hindi naman mabuti yan eh. Kilala ko yan eh. Kaya yung isip ko, hindi siya mabuti. Kilala ko tong taong to, babaero to eh. Paano siya masasabing mabuting tao siya? Hindi, namatay na eh. Kaya sabihin natin mabuti na siya. Hindi, kahit na namatay, hindi naman talaga siya mabuti, no? Ganun ang maisip eh. Kahit namatay ka, hindi ka mabuti. Parang nagsisinungaling yung mga tao. Pag namatay lang, saka magbibigay ng magandang salita sa tao, pero nung buhay, hindi naman nila masabihan ng mabuti. Kaya hindi ako naniniwala.
If you want to enter life, keep the commandments. Sabi ni Jesus, kasi isa lang ang mabuti, si God lang ang mabuti, si Almighty Father lang mabuti. Kaya, kung gusto mo ng eternal life, dapat sundin mo lahat ng commandments. Ang sabi ng lalaki, which ones? Alin dun ang dapat kong sundin? Jesus replied, you shall not murder. Huwag kang papatay. You shall not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. You shall not steal. Huwag kang magnanakaw. You shall not give false testimony. Huwag kang magbibigay ng maling testimony or kasinungalingan. Honor your father and mother. Respeto mo ang iyong mga magulang. Mahalin sila. So nakalagay ito sa Exodus chapter 20 verse 12 up to 16 at Deuteronomy chapter 5 verses 16 up to 20. And love your neighbor as yourself. Nakalagay sa Leviticus chapter 19 verse 18. Sabi ni Jesus, yung murder, hindi lang yung act na makakapatay ka ng tao, kundi sa salita lang nakakapatay na tayo ng tao, di ba? Yung adultery, pagtingin mo lang nakakapag-commit ka ng adultery. Yung steal, hindi lang yung pagnanakaw, kundi mga ideas, ninanakaw mo, no? Hindi lang yun yung material things. Yung nagsisinungaling tayo, no? Hindi natin nare-respeto yung magulang natin, yung mga kamag-anak, yung mga kakilala natin, hindi natin minamahal lang gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Or yung mga tao, hindi natin minamahal lang gaya sa sarili natin. Kasi yung neighbor, lahat ng tao to, hindi lang to yung kapitbahay mo. So dapat, ang sinasabi ni Jesus, mahalin natin lahat ng tao. Respeto. All this I have kept, the young man said. What do I still lack? Lahat ito ginawa ko na. Parang mayabang tong lalaki, no? Mayabang siya. Kasi lahat ng ito ginagawa ko. Sabi niya. Kalagay dito. All this I have kept, the young man said. What do I still lack? Ginawa ko na to lahat. Ano pa ba ang kulang sa akin? Mayabang siya. Jesus answered, pero hindi siya dinudge ni Jesus na malamang yabang mo. Hindi siya dinudge ni Jesus. Anong sagot ni Jesus? Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Sabi ni Jesus. Yun lang ang sinabi ni Jesus, hindi niya hinusgaan yung tao. Kung gusto mo maging perfect, ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Ibigay sa mga mahihirap para makapunta ka sa kaharian ng Diyos. Magkaroon ka ng treasures in heaven. Sundan mo ko. Punta ka sa akin at sundan mo ko. Sundan mo ang yapa ko. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Pero nung marinig ng lalaki yon, nalungkot siya. Kasi marami siyang kayamanan. Mayaman siya. So, ibig sabihin, di ba sabi dito ni Jesus, love your neighbor as yourself. Sabi nung lalaki, I have all this I have kept. Kung totoo siya na kinept niya lahat yung mga sinasabi ni Jesus, bakit yung pagbibigay sa mga mahihirap, ibenta niya ang kanyang mga kayamanan at ibenta sa mga mahihirap? Nalungkot siya. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Hindi totoo yung kanyang sinasabi. Dahil malungkot siya kung ibibenta niya ang kanyang mga kayamanan. So, ibig sabihin, hindi niya mahal ng kanyang mga kapwa-tao. Then Jesus said to his disciples, truly, I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Mahirap sa isang mga mayayaman ang makapunta sa langit. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ, mas madali pa makapasok ang camel sa mata ng karayom kaysa makapunta ang mayang mayaman sa karyan ng Diyos. Dahil mga mayaman, ang ipinagmamalaki nila ay ang kanilang kayamanan. Kaya dapat, yung kayamanan natin
ay si Almighty Father, para siyang ating ipagmalaki. Hindi ko naman ang mga TL things na nandito sa mundo. So tayo, lahat, anong gagawin natin? Mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Tutulungan natin sa abot ng ating makakaya. Nang hindi humingi ng kapalit. Na-try nyo na bang tumulong sa tao nang hindi kayo humingi ng kapalit? Na-try nyo na bang tumulong sa tao na hindi nyo ipinagsasabi sa iba na nakatulong kayo sa ibang mga tao? Ang ganda ng gusto niyo, Almighty Father. Dahil, pag nakatulong tayo sa ibang mga tao, nakaka-invest tayo ng true treasures. Binibigyan natin kay Almighty Father ang ating buong sarili. Mahal na mahal tayo niya, Almighty Father. Kaya tinuturuan niya tayo. Ipinapakita dito na ang tunay na kayamanan ay si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Hindi alin dapat mahalin ang mundo na to. Kung ano man ang kaya niyo itulong sa kapwa-tao niyo, itulungan ninyo. Dahil yung effort na yun, hindi mo babaliwala yun, hindi mo babaliwala yung tulong na yun. Kasi pag tumutulong tayo, si Almighty Father, i-dedicate natin yung tulong na yun. Natutuwa ang tatay natin. Pag minamahal natin ang kapwa-tao natin. Kaya lagi natin dapat na i-please si Almighty Father. Hindi ang ibang tao sa mundo to, hindi mo i-please yung boss mo dito sa mundo. Mababaliwala yun. Hindi mo i-please kung sa kahit sino mang tao sa mundo, kahit presidente, hindi mo i-please, ay i-please natin dapat si Almighty Father. Siya ang pinaka-importante. Tsaka si Jesus Christ. Wala nang iba. Lagi at intandaan, no? Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. God loves us all so much. Thank you.